Streets been a mess, how can I breathe? Smoke in the air, pure gasoline. I see the news, see what you read. Change gotta come, put that on me and watch me educate. Yeah, we been, could've started, but it's never late. Do it for my kids, kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids, gotta set it straight. It's time to regulate. Hi guys, welcome to today's vlog. So, nandito tayo ngayon sa Zidcar, paborito nating shop dito sa Banawe. So ngayon, meron tayong mga binababang mga mugs. Mamaya, makikita nyo kung anong mugs yan. And kasama ko ngayon si Calvin. Dala na yung Jimmy niya. Ganda ng kulay, oh. Tapos naka... I forgot anong name. Dean na mugs. Tapos, medyo... nag-window shopping tayo. Hindi lang alam kung window shopping ba talaga mangyayari. So, tinitignan ko itong mga bucket seats na to na pinakita sa akin ni Kevin Ricaro SR 4 or 5? Not sure. Ayan, so naghahanap ako ng upuan para sa Yaris na rally car natin. So, tingnan natin kung okay ba yan. So, ngayon, ito yung Jimmy ni Calvin. Papalit lang siya ng kotse kasi kakabit na namin ng mugs yung isang kotse niya. So binabalan niya yung mga bagong niyang mugs and tires. Of course, alam niyo na kung anong goma yun. Falcon tires. So yeah, pakita ko sa inyo mamaya. So for today's video, ang dala nating kotse is itong Hyundai Creta sa likod natin. So yesterday, pinadala tayo ni Hyundai ng kotse na to. Ito yung bagong Hyundai Creta. So far, dinadrive ko sa papunta dito sa Zidcar galing Paranaque. Gusto ko yung ride niya and yun yung interior. Papakita ko sa inyo yung interior niya. Ayan, tan and black combination. Yung seats niya, pati yung upuan sa likod. Yun, no? So, papakita ko sa inyo in more detailed form itong kotse na to sa video na to. So, pero andito na si Calvin. So ito yung S15 niya. Yan yung kakapitan natin ng mugs mamaya. Ito yung napaka isa sa mga rare na Silvia. Itong Spec R Silvia na low mileage sariwa. Yan. Solid. So yun. Dito tayo ngayon of course sa Zidcar. Yan. So itong Zidcar, ito yung go-to shop natin kapag may mga friends tayo gusto magpagawa ng mga gusto ng JDM. And kasi itong shop na to very affordable and yung mga taong gumagawa sa mobile. And syempre, of course, and magagaling. I keep finding myself in these dark rooms and I don't know how to get out now that I'm not with you. So ngayon, kinakabit na natin yung mugs. Ayan yung mugs na ikakabit sa S15. T37 Vito, no? Tapos, anong tawag sa kulay na to? Ayan si Calvin yung may-ari. Silver gunmetal. Ganda, oh. Sobra. Anong lapad na to, Cal? 10.5 plus 15. 10.5 plus 15. GTR specs. GTR specs. Nice. So, magpapakabit din si Calvin ng... two arms sa likod and ito D-Max na camber arm. So nakakabit na yung TE37 sa likod, tinesting lang. Arguments about who and who. I'm focused on me and you. I know when the love is real. All right guys, so nakabit na yung mugs, nakabit na yung camber arm, toe arms, and grabe, ang ganda. Super bagay yung mugs. So tingnan niyo. Boom. Pogi. So harap, ipipiki natin yan. Ito, ipipiki rin natin yan. Parang maganda nga, ibaba rin yung ito eh. Kasi yung sa kabila, mas mababa.
tell me now what's going on. Again and again, yeah, again and again, another one. Inaayos na namin yung specs ng S15 na to. So ngayon, inaayos namin yung camper sa likod kasi itong S15 na to is due for paint. So bago namin dalhin sa paint shop, inaayos namin yung fitment para pag latero, alam ng latero saan siya makakapol para sa mga flares niya. So inaayos yan ni Kuya and super believe ako sa mga tao dito kasi ang haba ng pasensya nila. Isipin mo, ang dami kong mga requests, walang reklamo sa mga requests natin. Kaya appreciate ko talaga yung shop na to and yung mga tao dito. Kaya yan, kasi gusto ko talaga ma-perfect yung fitment na to. Kasi yun nagdadala ng tindik ng auto. Kung pagod ba yung auto, dun sa fitment mo malalaman yung overall look ng kotse. Kaya importante yung fitment, yung mga small details. Kaya shoutout kay Kuya, shoutout kay Kevin, and shoutout kay Zidcar. Sa lahat ng team na nagbibigay ng mahabang presensya sa amin. Maraming salamat kayo. The best kayo. So yun si Kevin, shout out kay Kevin sa pasensya, and si Calvin yun. So yun yung specs na ginawa natin, pang stock lang na specs, pang street specs, hindi siya pang wild specs. Yan, pababa na natin to para makita natin kung anong itsura ng kotse. Alright, so yun. Grabe, ang ganda. Sobrang ganda. Hindi pa yan pinturado. Okay. Tapos ito, yung kreta. Yan, papakita ko sa inyo yung full details ng kotse na ito. So, yan yung gamit natin ngayon. Excited na ako actually umuwi para ma-drive ulit itong kotse na ito kasi nag-enjoy ako i-drive siya. Pogi ng harap po. Ano mo yung ilaw? Kakaiba. Yung headlight niya sa baba. Yung Hyundai, yung bagong design na ano nila, design engineering nila, medyo futuristic yung dating eh. Pag nakita mo sa kalye, super mapapatingin ka talaga. Anong Porsche yun? Makakita mo, Hyundai Creta. Ito yung demo car ni Zidcar. Naka K20 Type R. Ito yung makina ng DC5 Type R Integra na nakalagay sa SIR. Tapos tinan nyo ito. Spoon! It's grabe, tinan nyo. Sobrang wild. Tapos naka sunroof. Well, tapos yung S15, iniwan mo namin dito. Pabalikan namin sa on Monday kasi hindi pa tayo tapos. Ayusin pa natin yung harap. Lagyan natin ng spacer. So, balikan natin siya on Monday. So, the other day, iniwan natin yung SUV ni Calvin sa Zidcar kasi babalikan natin siya on Monday kasi hindi pa tayo tapos. And, ngayon, papunta tayo ng Carrera showroom sa may Alabang. So, sorry guys, medyo paus tayo ngayon kasi it's the Christmas party season. Ubus ang boses natin nung isang araw. So, ngayon ang gagawin natin doon sa Carrera showroom, meron tayong podcast. Doon kami mag-shoot ng podcast sa Carbon Detailing. Kasi meron ding event doon si Illest. Punta rin tayo sa event ni Illest today. At meron ding mga special guests like si Mark Arsenal. Si Mark Arsenal is the founder of Illest and Fatlist. And currently works ngayon sa Hunigan. So, sorry guys. I'm trying my best, medyo pause tayo. Ngayon na-realize ko kailangan ko alagaan yung boses ko kasi ito yung ating bread and butter. Lalo na ngayon may podcast kami mamaya, pause po, patay tayo dyan. So yeah, ngayon na-drive natin yung Hyundai Creta. And tignan nyo guys, super nag-enjoy ako sa interior ng kotse na to. And syempre meron siyang Apple CarPlay. And ang gusto ko sa Apple CarPlay ng kotse na to is wireless. Pwede na siyang walang wire. And tignan nyo yung gauge, ang ganda. Tapos pag pinort mode ko yan, no? Boom! Ang ganda! Iiba din yung gauge niya. Balik natin sa normal kasi hindi naman tayo mabilis.
tatakbo today. And chill driving lang tayo, it's a Sunday. And yeah, and ang pinaka-nagustuhan ko din habang dinadrive itong Hyundai Creta na to is very smart siya. Meron siyang lane assist kapag inaanto ka, tapos kung siswerve ka ng konti-konti, yung steering wheel, mag-warning, mayroong lalabas sa gauge mo na nagsiswerve ka, kailangan mo bumalik sa lane mo, and may lane correction siya, babalik siya ng mag-isa sa lane niya. And isa pang na experience ko the other day, kasi umatras ako, tapos biglang may dumating na motor na hindi tumitingin. So buti na lang itong kotse to, parang meron siyang intelligent braking. So bigla siyang pumeno yung kotse mag-isa kasi nakita niya may parating na motor. So hindi ko tinamaan yung motor. So grabe, kung walang ganun, baka tinamaan ko yung motor. Kaya buti na lang, sobrang importante yung mga ganung features at itong kotse na to meron ganun. So I'm very thankful, kundi tapos ako. Yeah. So yun, kung ngayon, wala masyadong traffic. So punta na tayo ng Carrera Showroom. So dito na tayo ngayon sa Carrera Showroom sa Alabang. And dito na yung mga unang nakita kong kotse. So ito yung bagong gawang 964 Targa ni Angie King na RWB. So for sure, andyan si Angie and dito rin si Alex. So ito yung Miata niya na naka-Rega Master na chrome. Sobrang ganda. So andyan na rin si Alex. Ganda talaga ng Miata na to. And talaga magkaroon din tayo ng Miata NV2. So yeah, ngayon punta tayo sa Carbon. Pakita ko sa inyo yung setup. Okay, so dito kami ngayon sa Carbon Detailing. Pakita ko sa inyo yung setup ng podcast natin today. You know, kasama mo si Kobe. Pareho pa kami ng shirt to. Yung shirt natin, ito yung Manila City Chronicles Fun Hype Collab shirt. Yan yung likod to. So kung wala pa kayo niyan, meron tayo sa website niyan. BuzzHypeMotorsport.com. So kailangan mo magkaroon ng ganyan. Kung wala kayong ganyan, bikit. So ito yung setup natin today. Meron pa tayong GT4 RS sa likod. So yung setup pa nila kuya, yung mga ilaw-ilaw. So yun yung mga gamit. So itong Carbon is a detailing shop talaga siya. So ginamit lang muna namin siya for today's podcast. Para dito yung setup. Kasi aircon yung loob. And maganda yung para kaming aquarium dito sa loob. Kasi may mga bintana. So, yan. Ngayon yung natin ito. Ganda ng GT4 RS. Oh. Wild. GT4 RS. Shit. Sinematis nga natin ito. Shooting kami with Kev, Mark, Bri, Alex. Set muna kami ng podcast. Balilan ko yung mga. Pero so, katapos na namin ng podcast. So, Mark is signing the illest bear brick. Okay guys, kailangan nyo makita itong kotse na to. Kasi itong kotse na to is, it's been in the internet for so long. And ako rin, ngayon ko ito makikita for the first time. Kahit itong kotse na to, very close sa akin, hindi ko pa rin nakikita until now. So, ganyan mo. Boom! Simmer Dad is here. M3. Wow! May Silvia na walang bubong. Grabe naman to, nilabas na. Pwede ka po ito i-vlog? Pwede. Hindi, pwede ka man di ko post. Wow! S15 Varieta, one of one in the Philippines. And ito yung may-ari. Shit, face reveal na. Sama ko ba yung mukha mo? Okay lang. So, ayan siya. Ang ganda naman ng dashboard na to. Parang Uriglef. Grabe. Wala akong mahanap na
na sign of right hand drive ah. What? Baliw to. Wild. The only one S15 Varieta. Wow, SR20D Hamelbach. Wow. Stop lang, I'm gonna keep it like this. Stop. Pati yung brake booster oh. Yeah. Linis ng pagkalipas. Alos bago rin to. Wow. And sinasabi sa akin, David, kung ilang days na to ka ng birth? A week and a half. A week and a half. Grabe. A week and a half. Tapos ganito yung kinalabasan. Tignan nyo naman guys, parang Uriglef. Uriglef lata talaga to. Iluloko mo ako eh. Walang lumabas na... Look, left talaga yan. Look at the airbag. Grabe. Left talaga yan guys. Ayan o. Oh. Probably nice Supra, bro. One of the pwede na sabihan nice Supra. Nakita mo magandang conversion na S15 so far. Yeah, may isa pa S15 na wide body naman. Yes, dalawang S15 abangan natin yun. Alright, si Daniel Padilla is here. First ulit tayo ngayon sa year end market ng ILS. Tignan nyo guys, si Daniel Padilla is here. Ito yung kotse ni Daniel Padilla. RS6 in white. Yun. Bye. Ayaw mo? Hindi, kasama ko to. Ano yan? Ayaw mo sa mama? Saan mo punta? Hindi, ako na bahala. Gusto mo yung moon eyes? Gusto mo yung moon eyes? Naging niya, no? Smart is right. Smart is right. Saan na? Iwan mo na yan. Tayo ulit sa zip card. So para ayun ulit yung FTP, so they finalize na yung treatment. So yun na. Alright. Excited na ako makita yung final treatment niya. So medyo paus na tayo guys, naubos yung process natin. Kaka-Christmas party. Ayan, nakakabit na yung mga pang-align. So, na-camper na natin yung harap. Nakabit na natin ng spacers na Mr. Offset, and then na-camper natin yung sa may, pwede may tawag dun, basta yung sa may hub. Kasi may, pwede may camper sa taas and pwede may camper pa sa baba. So, yung baba, kinamper natin today. So, ngayon yun, tingnan namin kung tumatama. Safe, hindi siya tumatama. So, nilagyan natin ng Mr. Offset para lumabas yung gulong. At hindi ito mama sa coilovers. Yun, finally natapos din yung alignment ng S15 ni Calvin. Siyempre, ganda ng fit of buzz hype. Yun! Ganda! So yung harap is negative 4.7 camber. So yung likod nasa 3. Gusto pa namin sana itaas yung likod pero mag-rub na siya. So yan na lang muna. So ngayon kasi papapinturahan na ni Calvin tong S15. So bago siya pinturahan, nais muna namin yung fitment para yung latero ng mga players mahabol dun, ma-adapt. So yun. Ganda. Pogi talaga ng S15. Well, ayos. Alright, so dito kami ulit sa Zed car. Tinesting namin yung S15. All good, walang problema. Thank you to Kevin, Zed car. Yun. Ang pogi. Alright guys, so kahapon natapos natin finally yung fitment ng Sylvia ni Calvin. So very excited ako makita yung final form ng kotse na yun.
And talagang excited din ako magsama-sama lahat ng mga silya namin after namin mabuo and everything. So, ngayon, as promised, papakita ko sa inyo in-depth review of this car. So, ang una kong nalaman, napalag ko kasi yung vlog ni Chini about this Creta. So, if hindi nyo pa napapanood yun, lagyan natin yung link dito. Ito yung vlog ni Chini about this car. So, sabi ni Chini, ito, pag nilock mo siya, tapos hinold mo to, magsa-start yung car. Ooh, nag-start nga yung car. Nice. Tapos sabi niya, pwede din bumaba yung bintana eh. Tingnan natin ah. Hold mo to. Ooh. Nice. So yun, galing. So habang pinapakita ko sa inyo yung kotse, at least tumalamig na yung aircon. Tingnan nyo, tirik ng araw. So, para pagsakin natin mamaya, malamig na yung loob. So, diretso alis na tayo. Doon tayo kailangan palamigin pa yung loob kasi nag-start na yung aircon. So, yeah. So, ito yung harap niya. Ito yung very famous design ng Hyundai. Kaya yan yung mga design nila. Ang tawag nila parang paradigm grille. Parang ganun. So this one is the DRL, itong tatlo. Tapos shape siya ng grill. Para siyang part of the grill pero ilaw na siya. Ang totoong ilaw talaga niya, ito yung headlamps niya. The signal light is here. Nasa baba na yung headlight niya. Pero yung tsura niyo, kanta. Sobrang gwapo. Tapos naka mags siya. Yung mags niya 17 inch wheels na naka 21560 and driving this car super comfy kasi dahil nga 60 series and 17 inch yung mags niya. Ito yung interior niya. Kung makikita mo, ang ganda ng interior talaga for me. Very classy. So ang tawag dito is cognac leather yung style, parang ganun. But yeah, for me it's a tan or brown and black combination, which is para siyang coffee. Pero ang pinaka gusto ko dito is yung wireless CarPlay. So connect natin yung ating phone. So habang nagko-connect siya, pakita ko sa inyo yung gauge niya. So yun yung gauge cluster niya. It's a screen, digital cluster gauge. Tapos nag-iiba-iba siya. Ooh, lupit. So ako ginagawa ko, gusto ko dun sa smart. Sa sport, ayoko, malakas agas yan. Dun tayo sa smart. Tapos yun, very simple. So ito may cord tayo nilagay for the charging. Ito yung may drive traction control siya. Pinaka gusto ko rin, naka electronic parking brake na siya. Meron din siyang auto hold. Tapos ito yung aircon niya. So ito yung overall interior niya. Ang ganda. Super trip na trip ko. And yun nga, driving this car, super smart kasi meron siyang lane assist. Kapag medyo nawawala ka sa linya mo, kinokorek ka niya. And also, pinakagusto ko, nakwento ko nga sa inyo nung unang part of the vlog, umaatras ako, tapos biglang may sumingit na motor. Kung, tapos hindi ko siya biglang may sumingit na motor, tapos hindi ko kasi siya nakita. Pero yung kotse, naramdaman niya, supermeno siya agad. So automatic siya, mag-isa siyang pumreno kasi kung hindi nakapreno, aabutan yung kotse. Kaya super thankful ako doon sa technology na yun. Kundi, lagot ako. Pero yun nga, ang galing, super galing ng auto na to, ang talino niya. Nakita niya agad yung mga hindi natin nakikita. So, nagawa niya ng paraan na naprenuhan niya agad and naiwasan yung aksidente. Kaya doon talaga happy ko. Hindi ko na-record yun pero grabe, super tuwan-tuwa ako na may ganun yung kotse na to. And very smart itong kotse na to kasi may mga ganun siyang mga systems, mga features. And also yung itsura wise, yung steering wheel, yung tawag dito, yung gauge. Ang ayoko lang is this one. Pag pipili ka ng kanta, kailangan mong up and down, hindi siya pindot. Up and down. So parang kailangan mo ganun yung up, down. So nahihirapan lang ako doon. Pero other than that, okay siya overall. And talagang
masasuggest ko sa inyo tong kotse to, lalo na pag starting kayo for a family, saktong ano, daily car, family car, perfecto. And also pala, pakita ko sa inyo yung likod. Upo tayo sa likod. So yan. So yung upuan sa likod, very comfy, hindi ako lubog. Ayoko kasi ng mga kotseng pag nakasakay ako sa likod, lubog akong ganyan sa bintana. Ayoko nun eh. So ito, sakto yung level niya sa bintana. Hindi ako lubog. Tapos yung leg room ko, sexy na legs ko, sorry. Maluwag. Hindi siya ganun kasi kip. Tapos may aircon ka rin dito and may charging port ka rin dyan. Yun. Tapos yung likod niya, maluwag-luwag yung likod niya. Pwede malagay ng mga gamit. Actually, mag-golf tayo today. So, testing natin yung golf clubs ko. Kung kasha ba siya or mahirap. And alam ko na po fold itong upuan na to. So, testingin natin. So, ito yung likod niya. Ito, madaming tao sa mga nakasama ko. Napakita ko yung kotse na to. May iba sa kanila hindi nila gusto yung taillight. May iba sa kanila gusto nila yung taillight. But for me, sabi ko nga sa inyo, gusto ko yung taillight niya kasi kakaiba. Ang weird looking niya. And sabi nila para daw itong boomerang. Pero hindi ko makita yung boomerang eh. Pero yeah, yan yung itsura niya. Very futuristic yung itsura niya. Kakaiba yung dating. And pero yung buong likod niya, okay siya. Pero ito lang talaga. Minsan sa akin ha, minsan pumapangit siya. Pero so far parang okay siya eh. Maganda siya for me. Pero minsan nagigets ko yung mga ibang tao kung bakit ayaw nila. Kasi parang weird ka. Hindi tayo sanay makita ng ganyang itsura at pilot. But other than that, for me it's okay. Kasi kakaiba eh. And isa sa mga moto ko, diba? Deviate. Isa sa mga moto ko, diba? Is to deviate from the norm. So, be unique. Mas better if unique ka. Bag natin. Lalagay natin sa likod. Tingin natin kung kasha. So, hindi siya power tailgate pala, guys. So, but okay lang. Kaya mo naman iangat siya ng gamit kamay mo. So, yan. Ito yung ano niya, trunk space. Tapos ito yung mga spare tire. Kailangan natin higa yung upuan para fully magkasya yung golf bag. Alright, so nahiga na natin yung upuan and nagkasya na yung golf bag. So yung upuan niya, nahihiga siya ng 60-40%. So ito yung 60, ito yung 40%. So yeah, yun. So kasya pa siguro tatlong golf bag dito. Malaki-laki rin yung trunk space niya pag hiniga mo yung upuan. So yun. Oh yeah. So ngayon, pupunta na tayo. Tuloyin lang natin yung friend natin. Daran tayong lunch. Bago ko i-end yung vlog, tingnan natin kung anong reaction ng friend ko sa car na to. Pakita ko sa inyo. Super gustong-gusto ko talaga yung walang wire. Of course, siyempre kasi hassle kapag may nakadikit na wire. And also, alam nyo ba guys, pag parating nakasaksak yung phone nyo sa cable nag-charge sa car, nakakasira siya ng battery life. So as much as possible talaga dapat hindi nakasaksak parati yung cable nyo sa phone nyo, o hindi parati nag-charge lalo na kapag full bat na, kailangan tanggalin nyo kasi nasisira yung battery life ng mga phones nyo. So itong wireless CarPlay talagang super favorable yon sa akin kasi posi nga ako sa mga ganyan na ayokong nasisira yung battery ng phone ko. Kaya kung kaya nyong kumuha ng kotseng may wireless Apple CarPlay or Android Auto, better kasi mas less gastos yun pag nasira yung cellphone nyo. Alright, so pag-usapan naman natin yung performance of this car. So, this car has a 1.5 gasoline engine. So, it's a natural aspirated, hindi siya turbocharged, and it has a 115 horsepower and 143 newton meters of torque. So, driving this car, for me yung power niya is okay. And hindi mo naman din kailangan ng power sa mga gandong kotse. This car is a crossover. So, ang ibig sabihin nun, parang middle siya ng sedan and an SUV. So, para siyang big sedan and a mini SUV. So, ganun ang mga crossover. And
yung mga crossover yung mga gusto kong i-drive sa city kasi hindi siya malaki, hindi siya maliit. Kapag may mga konting baha, okay lang. So for me talaga, crossover is the best daily driver. So ito yung example ng crossover, itong Hyundai Creta. And yun nga, yung mga features na sinabi ko sa inyo, napakaganda. Yung pinakagusto ko nga yung Apple CarPlay na wireless. And ang pinakagusto ko rin talaga dito sa driving this car is very comfy. Wala akong reklamo kapag mga lubak. And pag may mga potholes, ganyan. And also pala, sabihin ko rin sa inyo, this car has a IVT or the Intelligent Variable Transmission. So far, dinadrive ko siya nung plus minus, wala siyang delay. And yun yung gusto ko doon. Basta walang delay, pag nag-shift ka, wala mo ng power, overtake ka, mag-downshift siya agad, tapos mag-upshift siya after. For me, that's perfect. So, yeah. I really like driving this car and super enjoy ko, lalong-lalo na sa pang-araw-araw na drive. So ito yung drive ko for almost a week now. Okay guys, so natatawa ako. Kasama ko ngayon yung friend ko. Okay lang yan sa vlog natin. Walang script yung vlog natin. So kasama ko si Ina. So si Ina guys, isa sa mga hindi ko masyado close na friend, pero friend. Joke lang. Si Ina yung friend ko na, ewan ko ba kung bakit ko kaibigan to. Me as the car girl. Oh, car girl siya eh. Oh, so dahil car girl ka, sige, naka-gentlewoman ka na t-shirt, anong masasabi mo about this car? May connection ba? Oh, as a gentlewoman, ang ganda. I like your new car. Talaga? Pakita mo yung pants ko. Joke. Hindi, yung ano pala. Yung interior of the car. Diba? Oh, diba? Ang daming nalalagay. Yeah. Okay naman siya. So, ano IG mo? Lagi natin yung IG mo para... IG is... Ina Asco. Yan. So, pero... Kanina kasi, nung nagda-drive kami. Sinundo niya ako. Sinundo ko siya. So, nung lumalabas na ako sa lane, biglang kumreno. Oo, nagulat siya. Akala ko nabangga niya yung motor. Oo, hindi. Kasi... Yun yung parang safety feature ng kotse na kapag may kotseng or mga motor, taong biglang tumawid na hindi mo napansin, yung kotse mismo, napapansin niya, nararamdaman niya. Okay, so very safe yung car. Yes, automatic siya nagbe-break. Although medyo traumatizing lang yung feeling niya. Kasi ang lakas, bilang preno, ganun. Natatakot ako. So ngayon, bawat may motor, natatrauma siya, natatakot siya, baka biglang pumreno. Pero hindi safety naman. Safety pala. Oh, safety siya, pero hindi naman siya basta pepreno. Pag ano, pag alam niyang hindi ka nakatingin doon sa pepreno, pag alam niyang nakatingin ka, hindi siya pepreno. Ang galing. Actually, may galing. Feelings yung car. Oh, may feelings na. Baka ma-attach ako sa kotse to kasi syempre may feelings na alam mo naman tayo. Stop ka niya. Wag daw go nang go. Ah, ganun. Ganun. Wag nang go nang go. Alright guys, so, kain na kami ng lunch and dito na rin tatapos yung vlog natin. Sana madami kayong natutunan, nag-enjoy kayo sa vlog natin. And kung di nyo man check out yung website natin, www.bonlifemotorsport.com. Pagkakas yung mga merch natin, stickers, shirts, lahat na doon. Pagkakas yung Gcash, COD. And of course, check out nyo yung Hyundai. Check out yung website nila and yung mga dealership nila. If interested kayo, please message them or kung kayo sa YouTube. I promise hindi akong papahiya. Nagustuhan nyo yung photo. Diba Ina? Diba? Nagustuhan mo. So yun. So ililibre tayo ni Ina ng lunch. Punta kayo dito sa UGEN. Hindi na lang yung pangalan na boss. May discount code sila. Discount. So ito yung pagkain namin, yung tempura. Yan, sobrang dami in-order ni Ina, sobrang takaw. Kaya lumalaki yung pisngi eh. Kaya yun. Merry Christmas, Happy Holidays, Happy New Year, and always tandaan, enjoy your life. I've been on a road so long, forgot I had a home. I'm out in Miami, a celebrity galore. I got what I need, but I always want more. Always growing up, that's why they call me New North. You could call me Norte. In a 911, pull off in a Porsche. I ain't never losing sleep from what these whores say. Just get my good side, make sure that shit 4K, yeah. Baby, I've been serving L's like the weed man.